Morning po everyone! Welcome to our Sunday Worship Celebration! Ayan! Excited na ba kayo for today? Yes, ayun, yes! Yes, syempre, I'm sure ate mamaya mas lalakas pa ang ating mga sigaw para sa yes, Lord. Yes, yes! Yes, sige! Ayan. Ayan! Welcome po sa ating church! It is a church where you can call home, ayan! As representatives of God, we welcome you home! Ayan! Sige, I'm sure marami po tayo mga first-timers. Yes, yes, we're na, so blessed. Yes, diba? Lalo na sa online and yes, on-site. Yes. I believe, ate, meron tayong name, no? Meron, si Kent Allen Lactuan. Ate Ashley, ayan. Hindi lang siya, meron pa ako ibang nakikitang mukha. Ay, magaganda rin, ayan. Welcome! Ayan. Welcome! Ayan. Good morning! Ayan, sige. I'm sure marami din po tayo dito no, sa online. Kaya, yes. Ate, bati naman tayo saglit. Ayan, hello po, Linda Amante. Ayan. Great Sunday, RN family. Yun, good yes, morning po. Pa. Eto, ate, parang... Ay, familiar. Familiar name, familiar face. Julbert De Leon. Ayun. Ay, sorry. Pastor. Pastor. Julbert De Leon. Ayan. Magandang araw sa lahat. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Yes. Diba? Good morning po sa ating lahat. Indeed, so blessed. Pag-upo nyo pa lang, blessed na kayo. Yes. Ayan. Siyempre, lalo diba? Na binati tayo ng ating mga ushers. Yes. Ayan, yes. With great smiles. Ayan. Good morning true po sa atin. Sino pa ba? Ayan, si... Sino ate? Ah, sige. Si Ray Su Sara. Good morning everyone. Good morning ayan po. Good morning po. Ayan. Ayan, meron din dito si Janaya. Ayan. Ay, belated. Ay. Yes. Yes. Bili. Hindi, ngayon pa lang. Ay, sorry. Ngayon pa lang. Ayan. At was a 26. Advance pa lang. Advance pa lang. Sorry. Ayan. Sige. I'm sure ate, no, sa mga naka-tune po sa ating online and dito rin po sa on-site, pwede po natin i-share and like and mag-comment po tayo sa ating Facebook page. Pwede nyo pong i-comment na if first time nyo po, hello, it's my first time here. Ayan. And there will always be someone who will welcome you. Ayan. Sige ate, ano pa ba? So, meron po tayong prayer... Yes, prayer gathering every Tuesdays at 7 p.m. sa Facebook page po yan ng Rock of the Nations. Ayan, online po yan. Parang if you want to, you know, pag may pagpe-pray ka, ayan, kung meron may sakit or Thanksgiving, not only like bad things in life, pero also the good things you want to be thankful for. Yes. Ayan, dito rin po sa ating prayer gatherings, no, nagkakaroon din po tayo dito ng mga testimonies na narinig throughout the week. So, kitang-kita natin kung paano gumalaw ang Lord sa buhay ng bawat isa. And if you want to witness that, tune in na po kayo sa ating prayer gatherings every 7 p.m. Ayan. And I'm sure, ate, meron pa tayong isang prayer gathering. Ah, yes. This is every Friday yes at 5 to 6 p.m. Ayan. Yes. Hindi lang po siya Tuesdays, but every Fridays din po. Online po ito. Ayan. Yan. Pwede po kayo mag-tune in sa ating Zoom link and provided na po ito sa ating Facebook page. So, ayan po, as na-mention po ni ate, if you are feeling sick or meron po kayong any prayer request po na gustong ipag-pray, pwede po kayo pumasok dyan. And aside from that, sa mga nakakapunta po dito on-site, kita nyo po, meron po tayo mga offering dyan. Sa loob po nun, meron din pong small paper na pwede po kayo maglista ng prayer request nyo dyan. And yung mga intercessors po natin will pray for you, yung ating mga prayer warriors. Yes. Yan. Diba? Grabe sila. Grabe talaga ang prayer. Grabe ang power ng prayer. Kaya wag po tayong mahihiya na mag-share. And doon po sa paper, no, pwede po maging anonymous doon. But of course, syempre, gusto natin i-detail sa Lord kung yes, sino ba talaga yung pinagpe-pray natin para pag may answered prayer, nasi-share din po natin yun dito. Ayun, sige. Next would be our TNL. Thursday yes, night. Our Thursday Night Live. Yes, this happens every Thursday, 7 p.m. po ito. And dito po sa Thursday night, sa mga hindi pa po nakakapunta or hindi pa po nakakanood, nagkakaroon po tayo ng fellowship dito together. And if narinig niyo po last Thursday, pwede na po siya maging pinag-iisipan na po ng church na maging student gathering po siya every Thursday. So ayan.
very excited po tayo dito, no? Kasi pwede po tayo mag-invite ng mga classmates, yes, colleagues, and dito po tayo sabay-sabay mag-gather. Ayan. After class, ka-workmate, pwedeng-pwede. Kulang kayo here, di ba? Dumadami yes na. Oo, amen. Praying thank you, Lord. Yes. Ayan, syempre hindi lang tayo nabubusog dito spiritually, but also physically. Yes. Ayan, talaga namang ina-ensure ng church ang ating health. Kaya ayan, sige ate, next would be Pebbles Online. Ayan, happening every 9:30 a.m. Sundays here. And online, uploaded po yung link neto sa Facebook. Mare-redirect po kayo sa YouTube. Ayan, for your little chikiting. Nadala on-site, pwede po natin silang paalagaan sa ating mga Pebbles teacher dyan, yung mga mahahaba ang pasensya. Yes. Yun, dyan sila magkakaroon ng fellowship. Nagpala sa patience. Yes. Nagpala sila sa patience. Kaya ayan, dyan sila sa room and then they could have their own worship time together. Ayan. Siyempre, if meron tayong Pebbles online, meron din tayong Pebbles Cell. Yes. This happens every Friday, 8:30 p.m. Ito po dito po sa Pebble Cell Group. Nagkakaroon po sila ng fellowship together with their teachers. And kasama po nila yung mga age nila, ka-age nila dito, which are ages 9 to 12. Yes. Ate, ano oras ba to? At kailan siya ginaganap? This is every 8:30 p.m. It's every Friday. Yes. And ayan, if gusto po ng kids nyo or gusto nyo po i-include yung kids nyo na involved po talaga sila sa church, pwede nyo pong kausapin si Teacher Sharon or any Pebble staff para po ma-accommodate kayo. Ayan. Ayan. Sige. Of ano course. Pa? Upgraded Pebbles. Ayun. Cell groups. Ayan. Ayan. Ito pong cell group, applicable na po ito for all ages. Nang pagkatapos po ng so from starting 13 up until kung ano po yung age, ayan, meron na po tayong cell group na mapagbibilangan. And if you want to join, you may comment down below that I want to join a cell group now. Ate, bakit ba now? Kasi kailangan mo ng taong accountable sa iyo. Yes. Kung wala kang mapagsasabihan na kaibigan, consider this as your family, hindi lang basta friend. Yung cell group mo, mag-grow ka dyan, di ba? Kasi makapag-share kayo ng experiences. Ay, napagdaanan niya na pala to. Yes. So, pwede ko rin ma-open up yun sa akin and seek godly advice. Yes. Diba? And beyond all that, no, talagang nagkakaroon ng prayer at the end. And hindi lang tayo concerned sa spiritual well-being, but also dun sa mismong tao, kung kamusta na talaga siya. And kanina nga na sinabi namin ni Ate Lolita na, welcome home. So, each one talagang may part sa bahay ng Lord. Yes. And we don't want you to miss out on this cell group. That's why we really encourage each and everyone na mag-join sa isang cell group. Ayan. If you want to join a cell group on-site, lapit lang kayo sa amin. Yes. Or any kakilala nyo, kung sino nag-invite sa inyo, sabihin nyo lang. And if online naman kayo, just comment, I want to join a cell group. Ayan. Ayan, sige. I'm sure we are all excited to worship. But yes, before that, no, allow me to share this simple verse. And it says here in 1 Samuel chapter 3, verse 10. And the Lord came and called as before. Samuel, Samuel. And Samuel replied, speak, your servant is listening. I'm sure lahat tayo excited makarinig from the Lord today. And before tayo makarinig sa Lord, let's just give Him and let's just not hold back from all the praise that we are to give Him. No? Yes. Ayan, I encourage everyone to stand up. Ayan, sige. Ayan. And before we worship, let's feel the presence of the Lord. Can you just close your eyes and lift your faith to Him? For He is the Jehovah Jireh. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He created all the universe. He is the Messiah. He is the Son. He is the begotten Son who gave up His life for us, who was crucified for us. He shed His blood for us. And bakit tayo magpipigil na ibigay yung best praise sa Kanya kung Siya yung nagligtas sa atin? Kung hanggang ngayon ganito pa rin Siya ka-faithful sa atin, bakit ka naman mag-hold back doon? And right now, as we worship, just lift your eyes to Him.
and hold nothing back from the Lord. Because He is our way, He is our truth, He is our life. And if you believe in that, can you just shout, in Jesus' name, in 1, 2, 3, in Jesus' name! Yes, amen! Amen! Kaya let's all come to the presence of the Lord because He is here. Kaya let's all ready our hearts to worship Him.
truth and the life. Come on! Encounter you in this place, Lord. Hindi mamaya, hindi bukas, Father God.
be here with us. It's already a big, big privilege that He is able to hover over this place and to comfort each one of us. That's the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, in Your holy presence, I pray, Panginoon, let there be cleansing. Natin yung holiness niya. Alam nyo, doon niya pinapakita din kung gaano tayo karumi, kung yung mga dapat natin ipaayos sa Kanya. So I pray, Holy Spirit, can you just manifest your holy presence this time, Panginoon. Hallelujah. We're so sorry, Panginoon, if there are things in our minds that should not be there. We're so sorry, Panginoon, if we are always led by our emotions. We're so sorry, Panginoon, if we always go against Your will. Inuuna namin kung ano yung komportable. Inuuna namin, Panginoon, kung ano yung mas madali. Panginoon, so sorry. When we go out of our way without asking, is this Your will? Especially, Panginoon, sa decision-making namin. We're so sorry. Thank You for Your cleansing blood that can cleanse us from all sin, all unrighteousness. Hallelujah. All it takes is that, sorry, forgive me, I repent. And when we say we repent, we're sorry and we will not do it again. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 97, verses 1 to 6 and verses 9 to 12 says, Yahweh now reigns as King. Let everyone rejoice. His rule extends everywhere into distant lands and the islands of the sea. Let them all be glad. Clouds, both dark and mysterious, now surround Him. Can you just visualize this? Visualize. His throne of glory rests upon a foundation of righteousness and justice. All around Him burns a blazing glory, fire all consuming all His foes. When His lightning strikes, it lights up the world. People are wide-eyed as they tremble and shake. Mountains melt away like wax in the fire when the Lord of all the earth draws near. Heaven's messengers preach righteousness, and people everywhere see God's glory in the sky. For You are King God, the Most High God. Over all the earth, You are exalted above every supernatural power. Listen, you lovers of God, hate evil, for God can keep you from the wrong, and protect you from the power of wickedness. For His own seed of light within His devoted lovers, and seeds of joy burst forth for the lovers of God. Let's all read this together, verse 12. And continue to give Him thanks for God's holiness is seen in everything He does. Hallelujah! Let's give Him praise. Let's give Him glory. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Hallelujah! The very reason why we are here, Lord, is to give You thanks, to give You glory, worship as a church, as a family. Oh, we unite in giving You honor, glory, and praise, Lord. Hallelujah. All
Pwede bang share natin yung joy and gladness na yan sa lahat ng nandito ngayon? Wow! Let that smile, that glory of the Lord be seen in you. High five! Dapat at least 20. Okay, people who you do not know, ha? High five! Yan! High five! If you don't know them, ask their name and say, God bless you! Amen! Amen! Woo! Hallelujah! Hallelujah! 20, 20, ha? 20! Yes! Ask the names of those you do not know. For those watching online and it's your first time, God bless you! We're so happy you're here. There's a reason why you are here. Hallelujah! Hallelujah! Community sa Barangay 18, Caloocan City. Yes, yan. Talagang truly blessed, no? Kasi nung Thursday po, na-ocular na yung ating
volunteers natin. Ayun, volunteers. Yes, grabe. Apaw-apaw na po tayo na sa volunteers. Kaya talaga, thank you, Lord, for the heart of those people. And if meron pa pong gustong humabol, pwede po kayong mag-abot through donations. Ayan. Meron po tayong mga other ways para makapag-share po sa ating mga kids. Pwede pong through food, if gusto niyo po magbigay ng snack. Yes. Or pwede rin po para sa mga volunteers. Or if gusto niyo po na through cash, ganyan. Pwede niyo po siya ilagay dun sa offering and paki-specify na lang po na for PBS. So, tuwing kailan ba ito, Kai? Yan, ginagaganapin po ito on June 29 to August 4. Ayan. Bali, ilang Sundays ba to, ate? Saturdays. Actually, 5 sessions po ito. Yes. Ayan. Every Saturdays po siya. Yes. Every Saturday po siya from 2 to 4 p.m. Kaya ayan, I'm sure excited na po tayo lahat. As mamaya, ayan, magkakaroon na po ng mga workshop yung mga volunteers na magpre-prepare na po ng mga papers na gagamitin ng mga kids. Kaya ayan, I'm sure excited po tayo lahat. No? And sa mga hindi po part ng volunteers, pwede pa rin po tayo makapag-help through prayers. Talagang ipag-pray po natin yung community, yung mga bata, yung weather, yes, yung family. And ayun, sige, I'm sure isa po sa mga powerful weapons natin is yung prayer. Yan, sige. Ate, move on tayo sa ating next activity, which is our Alpha Course. Yan, this will be launched on July 7. Yan, I'm sure excited. Yan, sobrang lapit na po, no? And I'm sure excited na tayong lahat. And if not curious po kayo, ano po ba yung Alpha Course? As for the word Alpha, beginning, di ba po? So, dito po natin unang makikilala si Lord. Lalo na po if sa mga first-timers, ganyan. Hindi po kasi ito limited sa church, ate. Tama ba yun? So true. Yan, church-wide po ito. Meaning, pati po yung mga friends natin na kahit hindi sila nag-a-attend ng church, pwede po natin silang ma-minister dito. And pwede po natin sila ma-invite. Dito po natin nakikita and dito natin malalaman yung mga answers tungkol sa buhay. Kaya nga, ang poster natin, ate, ano ba yung question? Seeking for answers about life. Yes. Actually, hindi lang ito naglilimit sa pagsisimula sa Alpha. Yes. Pero if you want to rediscover your faith, kay Lord, yes, to make your faith stronger, ayan, yes, we're inviting you to join. Yes, kaya ayan, if na curious po kayo no, about this one, pwede na po kayo dito po pumapasok ang ating cell groups. Yes. Kasi ilo-launch po ito sa ating mga sariling cell groups. And ayan, if na curious na po kayo mag-join, pwede po kayong lumapit sa kahit sinong volunteer or pwede po sa mga nag-invite sa inyo or whether meron na po kayong cell leader and abang-abang lang po kayo sa mga next announcements because malapit na po siyang i-launch. Kaya ayan, sige ate, our next would be our mid-year prayer and fasting. Start yes to ng July 1 to 7. Saktong-sakto before Alpha Course yes natin. Oh. Talaga na prepare na tayo ni Lord before yes pa tayo makapag-Alpha. Kaya if excited na po kayo, mas excited po kami. Kaya ayan, talagang pinaghahandaan na po ito ng buong church. And dito po sa ating prayer and fasting, as sabi po ni ate kanina, no, pwede po ulit natin ma-rediscover yung faith natin. And not just that, but lalo pa natin makilala si Lord through prayer. Sabay-sabay po tayo as a whole church na magdadasal and mag-fasting. Ate, ready ka na ba mag-fasting? Ready, ready. Ayun, yun dapat ang sagot. Ready na ba kayo mag-fasting? Yes, yan, para sa Lord. Siyempre, we won't hold anything yes back from ayan the Lord. Kaya ayan, sige. Our next would be Leadership Summit. Ayan. Super happy because? Because this will be led by our worship team. Yes, ang ating band. Talagang excited po tayo, no? Because gaganapin po ito sa San Rafael, Bulacan. Kaya ayan, August 3 na po ito. Talagang pinaghahandaan po ito ng ating band and ng church as well, no? Kaya sabay-sabay po tayong magdasal for this one. Talagang pagdasal natin yung weather, yung transportation, and yung mga taong dadalo. And tayo rin po mismo, no? If na-curious po kayo kung paano po tayo pupunta dito, let's wait for further announcements because it will be announced in the next few weeks. Sige, ayan, ayan natin. Ang ating ministries would be our, yes, intercessors. Kaya ayan, ayan, maybe call on our representatives. Si Tita Gina Lee. Yay! Palakpakan naman!
Kanyang. Thank you po. Ayan. Thank you po, Tita Gina Lynn. Talagang sila po yung mga taong nagpre-pray po sa, para sa atin po. No? Yes. Lalo na po if may nilalagay po tayo sa note ng offering. Yan. Hindi lang po sila, of course, yung buong church, but sila po yung mga main talaga na nagdadasal. Yes. Hanggang sa masagot yung prayers natin. Talaga yes. namang grabe ang mga anak ng Lord pag sa pagdating sa pagdadasal. Yes. Kaya, imagine ninyo, hindi lang isa yung nagpre-pray, hindi lang dalawa. Madami, di ba? Yes. Kaya ayan, if the Lord is calling you to pray for people, ayan, pwede po kayo lumapit sa ating mga titas, ayan, yes. sa mga ating intercessors. Kaya ayan, sige. And tito, ayan, meron din po tayo. Kaya ayan, sige. Ayan, sige. I'm sure excited na tayo sa the word of the Lord, ayan. May we call on Pastor Julbert. Good morning, everyone. Ayan. We're so thankful to the Lord for bringing us together once again on a Sunday morning. Thank you for being here with us to worship our God and to listen to God's Word. Ayan. Pero before I share with you God's Word, i-emphasize ko lang, ano, yung Vacation Bible School natin, hindi po dito gagawin. It will not be held here. It will be held. Ina-announce na, eh, grabe. Delphins Community, sila po kasi ang may-ari nung lugar. Kaya po, Delphins Community ang tawag po doon. Hindi, malapit po kasi sa bahay nila Tatay Robert, Nanay Carol. As in, ano lang, kabilang kanto lang yata, no? Kabilang kanto lang nila yung paggaganapan ng ating Vacation Bible School. And if you're familiar with Northern Police District headquarters, nandun lang po sa likod lang po noon gaganapin yung Vacation Bible School sa isang barangay hall po doon, Barangay 18. Okay? So, if your children are if you're living just near the area, as in pwede kayong mag-commute, malapit lang po kayo doon. Dalin nyo na po yung anak ninyo doon sa lugar na iyon para po sa Vacation Bible School. June 29 po ang start, 2 p.m. It will be at 2 p.m. Dalawang oras lang po yung kanilang session. So, magkita-kita po kayo doon. Yeah. So, malapit lang po yon. Okay. Sige. Ngayong umagang ito, what I'm about to share with you is quite ano bang tawag dito? Cringy for some of us kasi we're going to talk about death. Kind of unusual kasi ang layo pa ng araw ng mga patay. Hindi naman po panahon ng patay ngayon. We're still in the month of June. Ayan, parang unusual kasi wala naman talagang serious occasion about death. Kaya lang that's the thought that I want to share with you kasi death could come anytime. Hello. Last week I shared with you the story of Job and part of the story, actually, that's the main reason why Job went into grief and remorse. Kasi nga, may mga mahal siya sa buhay na all of a sudden nawala sa kanya, namatay. Ten children, biglang lahat namatay. Nagkaroon ng isang malakas na hangin that caused the house that they were staying in to crumble. And then lahat ng mga nando sa loob ng bahay, kasama yung 10 anak ni Job, all of them passed away all of a sudden. Talagang ano, yung death could happen at any time. Kaya
there's something that we need to remember na sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid, kailangan ihanda natin yung mga sarili natin. Are you getting me? Whether we like it or not, merong mga ganitong pagkakataon na darating sa ating buhay. Just the other night, I led in a simple worship service to praise God and to honor one of M's relatives who passed away. Although, sabihin na natin talagang ripe old age, 94 years old. Pero you know, para bang when death came into the family, ganun pa rin eh. Kahit alam mong may edad na, anytime pwedeng kunin siya ng Panginoon, kahit sabihin mong inihanda nyo ng lahat, pero when death happens, para bang ano pa rin, malungkot ka pa rin, masakit pa rin, para bang feeling mo hindi mo napaghandaan. Kaya nga, what I want us to understand this morning is that we need to get ourselves ready when that happens. And especially, not just the death of our loved ones, but also about our own death. Yung sarili nating kamatayan. Dapat ihanda natin yung ating mga sarili. Why? Because all of us will one day die. Am I using very strong words? Yeah, talagang ano, no? And I don't even have to soften it kasi yun naman talaga yun eh. Pass away, move to the next life, yung mga ganyan. Pero they all mean the same thing. Lahat tayo mamamatay. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo. Look at that person. Darating ang araw, hindi mo na makakatabi yan. Sakit ano? Pero that's the truth. That's the reality. Hindi natin maitatanggi yon. And the Bible acknowledges that. In Psalm 89, verse 48, ang sabi ng Bible, no one can live forever. All will. No one can escape the power of the grave. Lahat tayo may deadline eh. Hindi man natin alam exactly kung kailan yung deadline natin, pero darating yon. Sabihin na natin na bata ka pa, sabihin na natin na malakas ka pa, sabihin na natin na you still have a whole future ahead of you, pero no one knows. Hindi natin alam. Psalm 82 verse 7 tells us this, but in death you are mere men. You will fall as any prince, for all must die. Kahit na ano status mo sa buhay, kahit na sabihin mong ikaw na yung pinakamaganda, ikaw na yung pinakagwapo, ikaw na yung pinakamayaman, pero irregardless of status, mali pala ako, regardless of status, mamamatay tayo eh. Kahit na sabihin mong you've been taking supplements all your life, you've been going to the gym almost every day, ay, walang healthy-healthy dito, mga kapatid. All of a sudden, may mamamatay. Kahit na paanong paraan, magkakasakit ka, you will lay in your deathbed for a long time, tapos mamamatay ka. O kaya, itong ayaw ko sanang mangyari, maaksidente. You will be in a car accident or whatever. Biglang may mangyari, hindi mo alam eh. Kaya nga, there's one thing that we need to do. Get ourselves ready. Ihanda natin yung mga sarili natin. The psalmist also said in Psalm 39 verse 4, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered and that
my life is fleeing away. Kaya the reason why I am standing here in front of you is so that every one of us can be reminded. Maigsi lang ang buhay. Akala natin mahaba pero maigsi lang. Sandali lang 'yan. Kaya anong dapat natin gawin? Merong mga tao na nagsasabi, life is short, enjoy it. Pero ang dapat nating isipin, life is short, eternity is long, prepare for it. Kaya paghandaan natin yung eternity natin, mga kapatid. When our time here on earth ends, meron tayong patutunguhan. The question is this, saan mo gustong pumunta? Saan mo gustong makarating ang iyong kaluluwa? And I'm very sure, most of us, if not all of us, will say, I want to go to heaven. And I wish I will go to heaven. If that is you, if that is what you want to happen when your time here on earth ends, then lalong kailangan natin paghandaan. Kung ayaw mo sa langit, huwag ka na maghanda, okay lang. Hindi mo na kailangan paghandaan yan. Pero kung gusto mo, sa langit ang punta mo, then listen. I want you to listen very closely. Kailangan natin pag-usapan ito, mga kapatid. First point I want to make is this. You have to recognize the uncertainty of life. And that's how I introduce this message to you. Life is uncertain. Di natin alam. Anytime, anything could happen to any one of us. Kaya kailangan talaga ma-recognize natin yon. Kaya, you know, ibang magigising ka sa umaga, what's the first thought that should come to your mind? Ang dapat na una mong isipin at una mong dapat na gawin, magpasalamat sa Panginoon. Kasi, for all you know, yung buong magdamag na dumaan, na natutulog ka, pwedeng may mangyari doon eh. You will be caught unaware. Pero God still allowed you to go through that night and be awake in the morning. Ginising ka pa ng Panginoon. That's why that is something to be thankful for already. Amen. Di ba? Ibang, Lord, salamat. Ginising mo pa ako. Kahit na medyo maigsi yung tulog ko, pero I'm still awake. Salamat po, Panginoon. Nakakahinga pa ako. Salamat, Lord, na meron pang dugo dumadaloy sa katawan ko. That's one thing that we need to do, mga kapatid. Every morning or every time you go to a certain place, makarating ka doon safely, that's already a reason for you to be thankful. Kasi during your transit period, hindi mo alam anong pwede mangyari doon. No matter how careful you are as a driver, pero hindi mo alam paano magmaneho yung mga nasa paligid mo eh. Just last night, nanonood kami ng news. You know, merong isang binalita doon, nakakalungkot, grabe. Yung isang nagmamaneho, inararo niya ilang sasakyan. Pagkatapos, ang reason kaya nangyari iyon, kasi yung driver, nag-pass out. Anong tawag doon? Nahimatay, nawala ng malay, kasi diabetic siya. You know, hindi mo alam eh. Nag-iingat ka at talagang binabantayan mo yung sarili mo. But life is uncertain. That's why we need to be watchful, mga kapatid. James 4 verse 14 tells us this. But you do not know. You do not know what will happen tomorrow. Your life is like a mist. You can see it for a short time, but then it goes away. Wow. Kaya every time I am reminded of these things, para bang, wow, I need to be prepared. I need to be ready.
Life could go anytime. The person I'm sitting beside with could go anytime. I could go anytime. Kaya dapat talaga paghandaan natin ito, mga kapatid. Na am I scaring you? Huh? I hope you are. I hope you're getting scared. Kasi totoo naman eh. Dapat talaga paghandaan natin ito. Kaya one of those things that we need to do during this short life that we have here is to worship our God. Iukol natin sa Kanya yung ating buhay, yung ating pansin. Itong maigsing buhay na ito, mga kapatid, dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. Amen. Amen. Ang butterfly pala, napakaigsi lang ng buhay. I thought a butterfly would last for even weeks. Pero hindi pala. Araw lang ang bibilangin. Mamamatay. Eh, tapos tinitingnan natin sila tuwing makakakita tayo ng butterfly. Gandang-ganda tayo. Yung ganda ng butterfly. Ina-appreciate natin yung mga ganon. Lalo nating i-appreciate yung buhay natin. Lalo nating ipagpasalamat sa Panginoon yung buhay natin. God has been good to us. Amen? God has been good to you. God has been so faithful to you. Kaya dapat talaga ipagpasalamat natin sa Panginoon, iukol natin sa Kanya yung ating pagpupuri at ang ating pagsamba. Psalm 146 verse 2 tells us this, I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God even with my dying breath. Hanggang sa huling sandali ng aking buhay, hanggang sa aking huling hininga, pupurihin ko ang Panginoon. Yeah. That's one of the most beautiful things that you can do with your life is to really create a strong bond with your Creator. Always make a conscious effort in giving praise to Him. Talagang araw-araw, sambahin at purihin natin siya. You may not be a singer. You may not even be a rapper. Pero that does not mean that you cannot worship God anymore. Although in this church, we love singing to the Lord. Kaya lang, even in your personal time, if you don't know how to sing or the song does not love you, okay lang. Still worship the Lord. Amen? Pwede ka magsalita, pwede ka magsabi ng mga papuri sa Panginoon. Ganun ang gawin natin. If you want to express it in some other way, you love drawing, you love creating calligraphies, yun ang gawin mo. Yun ang paraan ng pagsamba mo sa Panginoon. Gamitin mo anuman yung kakayanan na meron ka, anuman yung talent na meron ka to worship our God. Amen. So, itong buhay na ito, although fleeting, gamitin natin sa pinakamagandang paraan. At walang ibang pinakamaganda kundi ang magpuri sa Panginoon. Create that fellowship with Him. That intimate relationship with Him. Second point I want to make is this. Don't run from death. In fact, you cannot run away from death. Kaya, don't even try. Don't even try. Yeah. You may be the most careful person of all. Pero, yeah. Kung darating yan, darating yan. Wala tayong magagawa dyan. What you need to do is to face death. Harapin natin. Instead of running from death, harapin natin ang kamatayan. Paghandaan natin. For the Christians, mga kapatid, dapat tayo yung pinakahanda na tao sa buong mundo. Tayo yung pinaka-prepared sa pagharap sa kamatayan, mga kapatid. Because we know that although life is uncertain, life here on earth is uncertain, pero what is certain is that God has something for us beyond our lifetime here, beyond our stay here on earth. You know, kaya sabi ng Bible, mga kapatid,
tayo, mga ano lang tayo, dumadaan lang tayo sa mundong ito. This is not our permanent address. Hello? This is just our temporary location. Ayan. So kailangan paghandaan natin yung buhay natin. 2 Corinthians verse chapter 1 verses 3 to 4 says this, God is the Father who is full of mercy and all comfort. He comforts us even every time we have trouble. So when others have trouble, we can comfort them with the same comfort God gives us. Sa ating pagharap sa buhay na ito, mga kapatid, there are people out there that do not have faith in God, who are full of fear, and who have full of uncertainties in their lives. Tayo mga mananampalataya, we know that we have prepared ourselves, pero what about the others? Our role is to help them. Our role is to comfort them. Our role is to encourage them. And it is my hope that we will also be a bridge so that we can prepare these people. Meron tayong kailangang ihanda, hindi lang yung sarili natin, kundi pati yung mga taong nasa paligid natin, pamilya natin. How about them? Kaya we really want to put an emphasis on our campaign about Alpha. Kasi nga, that's one of the ways that we can introduce Jesus to all our loved ones. Sa mga friends natin, sa family natin. Kasi hindi natin alam eh. You know, there are people who love making statements like kasama na niya si Lord, nasa mas mabuting kalagayan na siya. Yung mga ganon, kapag meron silang dinadala o may nababalitaan silang namatay, no more pain, ano ka na, nasa magandang kalagayan ka na. Well, I hope that's true. I hope we can all claim that, mga kapatid, for everyone. Kaya lang, para makasiguro tayo, mga kapatid, na yun nga talaga yung magiging state niya, yun yung magiging kalagayan niya, eh, tulungan natin na ma-introduce natin si Jesus sa buhay nila. And that they will put their faith and trust in the Lord. So that we can be certain that when the time comes, eh, mapupunta nga sila sa mas mabuting kalagayan. Kaya we tend to believe and we want to believe na nandun sila. Yung mga lolo't lola natin, mga magulang natin, mga best friends natin, we're hoping nandun nga sila. Sana. Pero you as a Christian, anong ginawa mo para tulungan sila na makasiguro nga na dun nga sila ang pupunta? If by this time, you have not done anything to introduce Jesus to them, well, I would like to encourage you. Be this person. God has given you comfort so that you can comfort others. And let me rephrase that. God has given you salvation so that you can help others find salvation as well. Niligtas ka ng Panginoon at pinayagan ka ng Panginoon manatili pa sa ibabaw ng mundo. Why? Kasi may assignment pa tayo. May mission pa tayo. Mabuti sana yung kung by the time na tanggapin mo si Jesus as Lord and Savior, all of a sudden kukunin ka na niya. Kaso hindi eh. God has allowed everyone of His children to stay here for how many months, how many years para during the time na nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa, ma-introduce natin si Jesus sa kanila. You know, if you really are a very good friend to other people, you would want them to be saved. Tama ba ako? Tama ba ako? You would want them to receive the best for themselves. And what better way to think of they will have the best life other than
having Jesus in their lives. At walang ibang gagawa nun, ma-introduce si Jesus sa kanila, kundi ikaw. Ikaw ang kaibigan eh. Ikaw ang kamag-anak. Ikaw ang kapamilya. Kaya isama natin sa panalangin yon na tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng right words to say and courage and boldness and then the opportunity, the time para kausapin sila, ma-introduce natin si Jesus sa kanila. And you will be the best persons, the best people to do that. Although, I would love to do that, kaya lang, mga kapatid, there are people na kapag nalaman nila na pastor ako, ano, medyo iiwas na sila. Ayaw nila magbago eh. Kaya... O isipin nila, i-convert ako nito. Yun yung mga ganong mga kaisipan, yung ganon. Kasi alam nila, pastor ako eh. Eh kayo, kayo yung kaopisina, kayo yung kasama sa bahay, kayo yung katrabaho, kayo yung kaklase. You live lives na kagaya rin ng sa kanila. Quite similar. Ang difference lang, you have Jesus in your heart, you're trying to live a righteous life, you're trying to be as holy as you can, pero you're still doing the same things as them. Kaya kayo yung may pinakamagandang opportunity to approach them, talk to them, be a friend to them, and then, who knows, introduce Jesus to them. And Alpha has the most friendly atmosphere out of all the evangelistic tools that I know. Kasi the way you would introduce the meeting to them is by having a meal together, whether a light snack or a full meal. Yeah, imbitahan mo lang sila. Sabi mo, meron kaming pin-repair na dinner and we're inviting you to come. Hello. Kaya if you can, have a face-to-face meeting. If you can. And I hope you can. Kasi yun yung isa yun sa mga pang-come on natin. Sinong tao ang tumatanggi sa pagkain? Meron ba? Yung mga nagda-diet siguro, o kaya yung mga may bawal na pagkain sa kanila. Pero, syempre, alam mo naman kung sino yung imbitahan mo, di huwag kang maghanda ng bawal sa kanila. Di ba? Yung mga pwede sa kanila, yung mga magugustuhan talaga nila, yung talagang sarap na sarap sila. Gulay. Yan. Maghanda ka ng fresh green vegetable salad. Yan. Tapos merong sahog na lechon. Or, very, very, very attractive yung invitation. Why? Kasi kakain eh. Basta may pagkain, malamang sa hindi, pupunta yan. Unless meron talagang, importanteng lakad. O may ibang schedule na nauna. Pero there's a very good chance na pupunta yung tao. So, it's a very easy way, mga kapatid. You're going to invite them for dinner. Siyempre, magkikwentuhan kayo habang nagdi-dinner. Tapos, habang kumakain kayo, sabihin mo na sa kanila, alam mo, meron tayong gagawin ngayong gabing ito. As we're having dinner, we're going to watch a short video. Tapos, usap tayo. Then after that evening, after that meal, after that fellowship, natapos na kayong mag-usap, natapos na kayong manood. Yeah. Why don't you invite that person to the next meeting? Kumusta? Nagustuhan mo ba yung pinanood natin? Would you like to know more? Next week, imbitahan ulit kita. Magkita ulit tayo dito. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa pagkain. Kaming bahala sa pagkain. Punta ka, manood tayo. It's a very friendly way
you don't even have to do a follow up as in yung tipong during the first meetings you don't even have to pray. Kasi first meeting pa lang eh. Baka mamaya all of a sudden baka pag nag-pray ka biglang mag-build na ng wall yon between you and your friend. Ay, nako, ito pala yung ano, meron pala siyang hidden agenda. You don't even have to pray. All you have to do is let the word of God speak to that person and just minister to him. Ikaw, ano ka lang, dyan ka lang. Next meeting, ganun na naman. Kain lang ulit kayo. Eh syempre, pag habang kumakain, habang tumatagal ang kain, pansinin niyo to, the more friendly you will become to each other, the better relationship you will have with each other. Tama ba ako? Yung mga taong madalas ninyo makasamang kumakain, yun yung ano eh, yung nagiging kaklose mo eh. Kaya sige lang, kain lang kayo. Tapos, watch another video. And then talk some more. Ayan. So, habang tumatagal, unti-unti, ano na yan? Nagiging mas open na yan. By the time you come to the fourth meeting, ay, ano na yan? Medyo interested na talaga siya. Kaya nga nakarating siya doon sa fourth meeting eh. Kaya nga nagpunte. Kaya nga umaten. Kasi ibig sabihin, interesado na talaga siya. So, just let the word of God sink deep into that person's heart. Kaya, that's how we prepare other people. That's how we become God's channels of blessings for other people. We have been comforted. So be a source of comfort for other people. Amen. Amen. Medyo ang challenge lang dito, mga kapatid, you will have to prepare food. Yeah. Medyo gagastusan. Pero, you know, yung kung magkano yung gagastusin mo, ilang peso lang yan, pero ang katapat niyang kaluluwa. Kaya yung gagastusin mo, parang baliwala lang yun eh. Kasi yung pinaka-precious na kaluluwa, yun yung katapat naman noon. Amen? Amen? Kung ikaw ang kinakailangan pumunta sa lugar nila, di mamasahe ka na, puntahan mo na. Para lang sa kaligtasan ng tao na yon. Well, I realize that everyone cannot do it on-site or face-to-face. Kaya next best option natin is to do it online. At least yung makakatipid ka ng konti. Kasi yung panggastos mo lang, bibili ka ng data, magpapa-load ka, yun na yun. Pero hindi ka na magpapakain. Pastor, online na lang. Mag-o-online na lang kami. Well, I said that's the next best option. Kung wala naman talagang kasing ibang paraan for you to meet face-to-face, lalo na if you're meeting as a group, yeah, magkakalayo yung bahay ninyo, then okay na yon. Then online kayo. But be sure of this, mga kapatid. God works in very different ways and God will still work kahit na online yan. Maniwala ka, kahit online yan, kikilos ang banal na spirito sa buhay ng tao na yon at mangungusap sa kanya. Kaya, kahit nasabihin na natin na medyo hindi masyadong personal yung nakikita mo lang siya sa screen, maniwala ka, may gagawin pa rin ang Panginoon doon. Amen? Amen. So, be a source of comfort for other people. Next point I want to make is this. Consider how eternity gives you hope for today. Kagaya na sinabi ko kanina, mga kapatid, tayo mga Christians, we already have that assurance. We have hope for eternity. Na tayo, nakakasiguro tayo, when our time here on earth ends, ay, talagang langit ang punta natin. I'm a firm believer of that. Amen?
Kayo ba? Naniniwala ba talaga kayo doon? Now, dito ako nalulungkot. Para bang minsan may mga makakausap ako, uma-attend sa Rock of the Nations or some other Christian church. Tapos tatanungin ko, how about you? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Tapos yung sagot nila, walang certainty. Mag-iisip pa ng matagal. Halatang may inaalagaang kasalanan, ha? Kasi kapag wala kang inaalagaang kasalanan, as in you know that you're living your life for the glory of God, and yet that you're trying to be as holy as you can, to being molded in the image of Jesus, if you're trying to achieve that, mga kapatid, then I want you to know that you are on your way to salvation. Talagang ano yun? Kasi nga, salvation does not mean na kapag, bawa, sinabi ko kay Jesus ngayon, I accept you as my Lord and Savior. Hey, nagre-rejoice na yung marami mga tao doon. Hey, tinanggap niya si Jesus, praise God. Pero if you will observe that person's life at nandun pa rin siya sa luma niyang buhay, nothing has changed, then yung sinabi niya dito, bumalabs yun, man. Kasi you don't just say it. You live it. You become it. You do it. Kaya, I'm sorry to say this, but I will be very frank with you. Sana hindi totoo to, pero hindi porke taga-Rock of the Nations ka, ligtas ka. But I hope ganun na nga mangyayari. Your position does not determine your relation. So, siguraduhin na natin. Hello. Kaya dapat tayo yung, dapat yung mga Christians, tayo yung pinaka full of hope. Ano man ang mangyari, okay lang. Kasi sa langit na ang punta ko. Praise God. Hallelujah. I'm going to meet my Maker. I'm going to meet my Savior. And I'm going to see Him face to face. Praise God. Dapat punong-puno na tayo ng pag-asa ng ganon. Wala na tayong pag-aagam-agam. Ang tutulungan na lang natin yung ibang mga tao so that they will also have that hope for eternity. Amen. Yeah. Sabi sa 2 Corinthians 4:17-18, we have small troubles for a while now, but they are helping us gain an eternal glory that is much greater than the troubles. We set our eyes not on what we see, but on what we cannot see. What we see will last only a short time, but what we cannot see will last forever. Ang pag-asa natin, mga kapatid, kagaya ng sinasabi dito, yung eternal glory. Yung buhay natin dito, short and full of trouble, may mga problema, yan, yung mga magpapakasal dyan, sanasabi ng ibang mga tao, lalagay ka sa tahimik, mali yun. Kasi you're adding responsibility to yourself. Yeah. Hindi ka matatahimik. Kailangan magtrabaho ka. May pamilya ka nang bubuhayin eh. Hello? Kailangan magsumikap ka. May pamilya kang bubuhayin. Hindi ka magpapakasarap doon na may asawa na ako, may iba nang gagawa nung dati kong ginagawa. Eh, hindi pala asawa hanap mo. Dapat empleyado hinanap mo eh. Gusto mo may magtrabaho para sa'yo. Ayan. So,
So, ano, pero dito sa buhay na ito, mga kapatid, no matter how many troubles we encounter, pero our eyes are not fixed on those troubles. Instead, our eyes are fixed on our eternal glory, on our reward in heaven. We fix our eyes on Jesus. Kaya ang makikita natin, mga kapatid, yeah, this will only last for a short time, but I'm going to stay there for a long time, a very long time, for eternity. Kaya sabi dito, we set our eyes not on what we see, but on what we cannot see. The spiritual side of life. Tingnan natin, things that you encounter here on earth will make you stronger as a Christian, as a believer. Tapos nun, you fix your eyes on those things that you cannot see, the spiritual side of things. I'm a much stronger person now. I'm a much faithful person now. I'm a much holy person now because I live my life for the glory of my God. Not for myself anymore. Hindi na yung para sa sarili ko, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon ko. Ang sabi ni Jesus, John 11:25, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will have life even if they die. And yun yung pag-asa natin, mga kapatid. Amen. Amen. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. And this is God's word. Even though they die, even though we die, we will still have life. And that's life for eternity. Amen. Amen. Kasi ito namang katawan na to, mawawala naman talaga to eh. Maagnas to. Pero yung ating mga kaluluwa will last for eternity. Kaya determine where you want to spend your eternity. In heaven or in hell. But if you decide to make heaven your permanent residence, then live your life for the glory of Jesus. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya, surrender mo. Kasi sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. It is only through Him that we can have that life. So surrender your life to the Lord. That's why this leads me to my next point, prepare yourself for eternity. As well as others, prepare them for eternity. Ihanda na natin. Yeah. I had several health scares, the last of which was when I contracted COVID-19, that dreaded virus that claimed many people's lives. Pero I'm so grateful to the Lord, I was able to survive. But aside from that, I've had other scary experiences. One time when I was on a plane, yung eroplano biglang turbulence. Yung phone ko na nasa ibabaw nung table, sa sobrang lakas ng turbulence, lumipad eh. E pag angat na ganyan, feeling ko na kumawala yung kaluluwa ko sa katawan ko. anything could happen. Kaya prepare yourself for eternity. Amen. Sabi nga nung isang kanta, all my bags are packed. I'm ready to go. Hello. Are you ready to go? Are you ready to go? Dapat, ready na. Nakaayos na lahat. I'm living on a jet plane. Tapos babaguhin ko yung isang linya. I will never come back again. Kasi alam mo na eh. Sa langit na ang punta mo. Pero, this is something that
Jesus wants us to be assured of, mga kapatid. When He was talking with His disciples, in one of those conversations that He had with them, He gave them these words of assurance. And ito yung, I believe, gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon as His children. John 14, 1 to 3, Jesus said, "Don't let your hearts be troubled." Huwag kayong mabagabag. Huwag kayong kabahan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Sabi ni Jesus, "Trust in God and trust in me. There are many rooms in my Father's house. I would not tell you this if it were not true." So kaya sinasabi ni Jesus sa atin ito, kasi itong totoo. "There are many rooms in my Father's house." In another version of the Bible, it's not just rooms, it's mansion. Hello? Pero kahit na room yan, kung condominium naman, okay na. Tapos ang sabi ni Jesus, "I am going there to prepare a place for you. After I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you may be where I am." Remember that these words were said by Jesus not to a large crowd. He said these words to His disciples, to these men and women who decided to be faithful to Him, who did not leave Him. Kaya mga kapatid, I want to encourage you this morning na mamuhay tayo para sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kumapit tayo sa ating Lord. Life will have its turns. Sometimes you will like what will happen to you. Sometimes you will not even like. You will not even want to be in that situation. Kaya lang may mga nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin magugustuhan. Pero whether we like them or not, ang mahalaga dito, nakahanda tayo. Tama ang ipinapamuhay natin. Maayos ang buhay natin, mga kapatid. At hindi lang tayo dapat na basta mabait o mabuti. Dapat meron tayong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya, "Trust in God and trust in me." Magtiwala tayo sa ating Panginoon. So this morning, mga kapatid, as you are listening to this message, I hope I was able to steer your hearts and allow you to think in your minds, saan ka pupunta, mga kapatid? Saan pupunta ang kaluluwa mo when your time here on earth ends? Sana tigilan na natin yung salitang "I hope." Gamitin na natin yung salitang "I'm sure." And para masabi mo yon, kailangan talaga sold out ka kay Jesus. "Trust in God, trust also in me," sabi ni Jesus. So magtiwala ka sa Panginoon. Mamuhay ka para sa Kanya. Gugulin mo yung buhay mo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ialay natin ito sa Kanya. Can I invite you to close your eyes for a while? Let us come before the Lord. Lumapit tayo na may pagpapasakop sa Kanya. Let us come to Him praying that He will be with us. He will come on us and live in us. Lord God, right now, lumalapit po kami sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, that in the midst of
the uncertainties of this world, we will have that one certain thing in life, and that is salvation. That when our time here on earth comes to an end, we will be sure that our souls will go to where you are. Kagaya ng sinabi mo, Panginoon, you will go to your Father's house to prepare a place for us. And when everything is ready, babalik ka so that you can take with you whoever is for you. And Father, it is my prayer that every one of us will be included. That when you come back, maisasama mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong kaharian. Kapatid, this morning, if for some reason you still feel uncertain about your eternal future, this morning, I want to give you that opportunity. I want to encourage you, start living your life for Jesus. Surrender your life to Him and commit to Him. Everything that you do, every aspect of your life, i-commit mo na sa Kanya. And invite Him into your life. If you want that, kapatid, if you want to invite Jesus into your life, I'm going to say a prayer. And if you want to do it, repeat after me. Say this prayer with all of your heart. Lord Jesus, I now surrender my life to you. I acknowledge you to be Lord and Savior of my life. Come into my heart, and beginning right this very moment, lead me. Ikaw na ang manguna sa akin. Susunod ako sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, makapamuhay ayon sa kalooban po ninyo simula sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil alam ko po, Panginoon, as I live my life for you, eternity is certain for me. Ako na lamang po mananalangin. Father God, for anyone of us here who surrendered their lives today, I pray, O God, that you will continue to bless them and guide them. Let your Holy Spirit be on every one of us, Lord God. And let the Holy Spirit remind us always of our relationship with you. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Can you turn to your neighbor? Pwede bang tumingin ka sa katabi mo? Yeah. Yung mukha na yan, kahit na ito na ang huling sandali ng pagkikita ninyo. Pero be sure of this. Pagdating sa langit, baka makasalubong mo pa rin yan. Magre-rejoice tayo. God bless everyone. Amen. Kamusta kayo? I hope there was there came a change of perspective, no? Nagbago yung mindset. So ngayon, para you're not just living for tomorrow, you're not just living for 10 years from now, you're not just living for hanggang retirement, but we're all living for eternity.
Kasi pagka living for eternity, magbabago ngayon yung takbo ng buhay natin. Paano? Okay, question. I have a question. What is it that you treasure most in your life right now? Anak mo? Career mo? Girlfriend mo? Asawa mo? Boyfriend mo? Magulang mo? Property mo? Ano yung pinaka-importante sa'yo? Honestly, just be honest. Hindi ko tatanungin sa inyo na kailangan nyo sagutin ako ng naririnig. Just think about it. What is it that you treasure most in your life? Why am I asking this? Because I'd like to read to you these verses. Matthew 6:19 to 21. It says here, "Don't keep hoarding for yourselves earthly treasures that can be stolen by thieves. Material wealth eventually rusts, decays, and loses its value. Instead, stockpile heavenly treasures for yourselves that cannot be stolen and will never rust, decay, or lose their value." Verse 21, listen to this. "For your heart will always pursue what you esteem as your treasure." What is your treasure? Kaya importante yon, kasi your money will go to that. Your talents will go to that. Lahat ng effort mo will go to that. What are you living for? Kaya yung message kanina, no? Wow, let's set our hearts and our minds for eternity. Galawang for eternity na. Kaya ngayon, mangyayari, yung kaninang katabi mo, naku, ito na ba yung last time? Okay? Sabihan mo na sa kanya, I love you. You know, make the most of every opportunity that we have, the resources that we have, para alam mo yon, when the time comes, sabihin ng Lord, it's time. You'll be able to say, "Lord, salamat you gave me the opportunity to be the best steward of whatever you have given me." Amen? Sige, let's pray. Lord, thank you for reminding us of eternity. Thank you, Lord, for also reminding us that everything we have is yours. And that, Lord, I pray, can you just make us good stewards of all the resources that you have given us? Panginoon, nawa, when the time comes that we will face you, masasabi mo po sa amin, "Well done, my good and faithful servant." How and why? It's because, Lord, whatever you entrusted to us, this life, the money, the gifts, the talents, everything that we have, Panginoon, ginamit namin so that we can pursue your purposes sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord, for the opportunity to be able to give back to you, Lord. Lord, kung tutuusin, lahat ng meron kami galing sa iyo at para sa iyo. Kaya salamat din, Panginoon, na binibigyan mo kami ng chance na mag-offer kami that whatever we have, not just this material wealth, but even, Lord, the gifts and talents, yung meron kaming mga giftings na na-receive, lahat kami meron. And I pray, may we just use it all for your kingdom building and for your glory. Thank you, Lord, for this time. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give with thankful hearts. Napakabuti ng Lord. Pwede ba palakpakan natin siya? Amen. And as we give, okay, sabihin natin sa Lord, "Lord, salamat sa buhay at salamat sa resources. Ito po ay para sa iyo." God bless you as you give. I, by the way, reminder, for those who would like to give for the VBS, yay! Next week na, excited na kami. Pakilagay nyo lang po sa envelope nyo, this is for VBS, that's Vacation Bible School. Okay? Para malaman po namin. For those who would like to give online, naka-flash po dyan how you'll be able to give. Please give us a screenshot of your giving at lagay nyo din po for what purpose. Ayan. God bless you, everyone. Good times, it's been a sin. I put you first.
could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means nowhere. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one. For you, you are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, we're living all for you. Come on, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, and not by sight. For you, we're living all for you. God, praise God. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the time you gave us to come together. Thank you for your word. Thank you for allowing us to worship you and to experience your presence, Lord God, in this place. And as we end our time together, as we leave the doors of this room, we pray, oh God, that your presence will continue to be with us, Lord God, all throughout our lives. Stay with us, Lord God. We want to be with you as close as possible. Maraming salamat po, Panginoon, for the life that you gave us. Allow us, Lord God, to live this life for you, O Lord. Maraming salamat once again. We give back to you all the glory and the honor and the praise. In Jesus' name, amen. God bless everyone. Take care.